Hindi talaga basta-basta yung trabaho ng mga laborers o yung mga nagkukopra. Kaya kung humihingi man sila ng dagdag na bayad na nauukol sa trabaho nila, I don't hesitate to grant their request. Update muna tayo guys sa aming kuprahan. Titingnan natin kung gaano nga ba kahirap ang trabaho sa pagkukupra. Sapagkat napakabusisi bago pa man magkaroon o makapagbenta ng kupra ay napakadaming dapat gawin. Dahil mula sa pagkuha ng bunga sa mga puno ng niyog ay hindi basta-bastang trabaho ang kakaharapin ng isang magkukupra, lalo na kapag matatarik yung mga lugar at madawag ang niyogan. Katulad sa amin na karamihan ng niyog ay nasa mga dalisdis at matatarik na mga lugar, na kapag hinarvest na ay napakalalayo ng inaabot ng mga bunga. Nasadyang mahirap talaga trabahuin kumpara kapag nasa kapatagan lang yung niyogan. At pagkatapos nito ay iimbakin, saka naman bibilangin. At sa pagbibilang pa lang ay talagang aabutin na ng isang araw o mahigit pa kapag malawak ang isang niyogan. Hindi pa kasama dyan ang pagkukuha ng laman at pagluluto ng niyog. Kaya sa amin ay hinahati ang pagpapakopra dahil kapag pinagsasabay-sabay ay inaabot ng halos mahigit 2 buwan bago pa man matapos. At dito nasisira ang niyog dahil sa dami. At naaantala rin ang pagluluto o pagtatapa. Alam naman natin na nasisira o naglalaway at inaamag na ang niyog kapag hindi agad-agad natapahan o naluto. At malaki ang mawawala sa atin kapag umabot na sa ganitong sitwasyon dahil maaapektuhan ito ang tamang bigat batay sa bilang ng niyog at maging ang moisture ng kopra. At ang obserbasyon na ito ay base na rin sa napagdaanan namin sa pagkokopra mula pa noon. Kaya hindi nakapagtatakang mahalang bayad sa labor ng mga nagkokopra dahil talagang hindi basta-basta ang gagawing trabaho. Kaya ang mga laborers ay nagdidemand din sila ng mataas na bayad dahil nga sa hindi birong gawain nila. Kaya lang kapag mababa ang presyo ng kopra ay kawawa din yung mga may-ari ng kuprahan. Dahil minsan sakto lang din ang pambayad sa labor yung napagbentahan. Kaya minsan nalulugi rin talaga yung may-ari ng sakahan o ng niyogan. Pero nitong nakalipas na mga buwan ay medyo mataas ng konti ang kilo ng kopra. Kaya ang mga nakapag-harvest that time ay medyo kumita sila ng malaki. Itong nasa video ay sinisegregate niya yung laman mula sa bao. Kanya-kanya kasi ng ways o diskarte ang mga laborers sa pagkukopra. O kung tawagin sa dialect namin ay paglulukad. Kaya ang ginagawa ng iba ay pagkabiyak ng niyog ay kukunin na yung laman sa kapa lulutuin o tatapahan. Pero ito iba rin yung diskarte niya dahil siguro gusto pa niyang ulingin yung mga bao dahil dagdag kita rin niya yon. Kasi yung ibang nagkukopra sa amin ay ayaw na nilang mag-uling, kaya iba rin yung pamamaraan nila sa pagtatrabaho. At dahil naghahakot na yung iba ng mga finished products, kaya mag-isa lang siya that time. Kasi itong tapahan na ito ay nasa malayong part ito ng niyogan namin. Kung titingnan natin, parang napakasimple lang yung ginagawa nila, pero kapag tayo na ang gumawa ay napakahirap pala. Abangan nyo po ang susunod kong update kapag nasa kapatagan na sila magkukopra. At malalaman natin ang kaibahan at tagal ng pagtatrabaho sa 2 magkaibang lugar na ito. Thank you for watching guys! Sana ay may napulot kayong kaalaman tungkol sa pagkukopra, lalo na sa part ng mga laborers dahil hindi talaga basta-basta ang trabaho nila. Kaya kung humihingi man sila ng mga dagdag na bayad na nauukol sa trabaho nila ay don't hesitate to grant their request. Dahil sa pamamagitan man lang nito ay makatulong tayo sa kanila. At kung bago lang po kayo nakapanood sa aking channel ay pakihit na lang po ng like and subscribe button para sa mga susunod ko pong mga videos ay mapanood po ninyo. Happy farming!